What's up mga ka-Big Bites? L.A. Tenorio, galit at hindi tanggap ang pagkatalo. Ang tanong, bakit naman kaya? Pero bago ka sana magpatuloy sa panunood ay huwag mong kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel. Natapos na nga ang pinakahinihintay ng lahat ng mga fans, at nanalo nga ang Meralco Bolts, sa Do or Die Game 3 ng quarterfinals na ito. Aabante na sila sa semifinals, matapos nilang lampasuhin ang Ginebra. Sa mga unang possession, napakaganda ang simula ng Ginebra lalong-lalo na si Stanley Pringle. Sa kasisimula pa lang kasi ng first quarter, back-to-back 3 points ang ginawa ni Stanley Pringle, at sobrang init talaga ang mga kamay niya, hindi pa man nakakalahati ang first quarter, 8 points na agad ang iniskor niya. Umabot sa 6 points ang lamang ng Ginebra, pero back-to-back basket naman ang ginawa ni Aaron Black, isang 3 points at isang hook shot sa ilalim, kaya nabawi na nila agad ang kalamangan. Lumipat na talaga ang momentum sa Meralco, matapos ang walang kwentang flagrant foul ni Prince Caperal. Mukhang hindi nag-iisip ang player na ito, at wala talagang kwenta ang mga ginagawa niya sa court. Ang mga ganitong klaseng player, ay dapat nang i-trade at bitawan, dahil nakakasira lang sa chemistry ng isang team. Samantala, sa sobrang init ng laban na ito, hindi pa man natatapos ang first quarter, may dalawang player na agad ang na-technical. Natapos ang first quarter, sa score na 24-18. Sa pagpasok naman ng second quarter, 5-0 run ang ginawa ng Ginebra at bumaba sa isa ang hinahabol nila. Pero uminit na naman ang Meralco, at umabot sa double digit ang lamang nila. Nagtapos nga ang second quarter, sa score na 55-42 at 13 points ang lamang ng Meralco. Sa pagpasok ng third quarter, nagtuloy-tuloy ang mainit na kamay ng Meralco, at umakyat sa 16 points ang lamang nila. Wala talagang sagot ang Ginebra sa laban na ito, at mas lumaki pa ang lamang dahil umabot sa 21 points ang lamang ng Meralco. Pero isang malaking run ang ginawa ng Ginebra, dahil naibaba nila sa 6 points ang lamang ng Meralco. Grabe talaga ang comeback ng Ginebra sa mga punto na ito. Pati ang mga fans ay sumisigaw na talaga, pero nagtapos ang third quarter sa score na 85-76. Sa fourth quarter naman, isang mabigat na run na naman ang ginawa ng Ginebra, at naibaba sa isa ang hinahabol nila. Sa huling minuto ng laro nakuha pa nila ang kalamangan. Pero nabawi agad ng Meralco ito, at na-foul out pa si Scottie Thompson dahil sa offensive foul. May chance pa ang Ginebra na may tabla, pero hindi pumasok ang tinira ni Pringle. Sayang talaga, dahil ibang klaseng comeback ang ginawa ng Ginebra, pero dito na nga nagtatapos ang All-Filipino Conference para sa kanila. Pero pagkatapos nga ng game na ito, may sinabi si L.A. Tenorio, na talagang gumulat sa lahat. Hindi niya tanggap ang pagkatalo nila, at sinisi niya sa isang referee kung bakit sila natalo. Sang-ayon ako kay Tenorio, dahil pabor talaga sa Meralco ang tawag, pero wala nang magagawa dahil tapos na ang laban at aabante na nga sa semifinals ang Meralco. Kaya naman kung kayo ang tatanungin, dinaya nga ba ang Ginebra sa laban na ito? I-comment mo naman ang opinion mo tungkol sa tanong na ito. Dito na muna nagtatapos ang video na ito. Maraming salamat sa panunood mga ka-Big Bites. God bless sa inyong lahat.